Eh, anong nangyari? Bakit ngayon inaririto kayo bilang ex-couple na? What happened to that beautiful relationship? Yes. Bale, ang nangyari po kasi, simula nung natanggap siya sa trabaho niya, unti-unti na nga, umuunti na yung updates niya sa akin, ganyan. So ako naman, nangungulit ako na, bakit hindi ka na nag-update? Ano na nangyayari? Nagsasawa ka na ba? Ganun. Mm-mm. So medyo nagbago. Nagbago? Yes, kasi yung kwento nila ang tamis eh. Oh, oh. Diba? Princess treatment. Mm. Siya din. Sanay siya ganun. Bongga silang jowa sa isa't isa eh. Hanggang sa nabago talaga yung sitwasyon, hindi na ganun. Wala na yung boyfriend mong naglalambing sa'yo, yung boyfriend mong tutok na tutok sa'yo, nawala na. Opo, kasi nasanay ako eh. Mm-mm. Oh, nawala tapos, ng time. Yung saya, nawala din. Parang hindi ka na masaya kasi parang wala, wala na kayo. Wala na, parang wala nang spark ganun. Wala nang nangyayari, di ba? Wala na. Pero tinatanong mo ba si Dudong, "Uy, Dudong, bakit ka nagbago? Dati yung sweet-sweet mo sa akin para akong prinsesa. Ba't ngayon nag-iba na?" Sabi ko lang po, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit wala ka ng reply sa akin? Chat ka na lang. Ilang piraso lang. Anong sabi mo, Dudong, nung sinabi niya sa'yo? Kasi po nung time na yun, busy-busy po talaga ako sa trabaho eh. Nakapagtrabaho ka? Kailangan po kasi talaga magtrabaho para makatulong sa mga. Ano bang ginagawa mo nung that time? Anong trabaho? Ano po, sa mga parcel po yun eh. Mga mga delivery, mga orders. Nagsasort out ng mga delivery. Busy-busy ka talaga nung mga panahon na yun. Opo. So, nawala talaga siya sa isip mo. Opo, ganun na nga po. Tapos nung mga time na yun, talagang bawal kasi talagang ma-absent. Tapos syempre, uuwi ako pagod. Tapos mag-chat siya na marami na kung ano-ano. Syempre, ikaw pagod ka. Syempre, ipapahinga mo na lang. Tapos ipapabukas mo. Tapos syempre, hindi ka niya nire-replyan. Tapos syempre, sabi ipapasok ka na, ganun. Sinasabi mo ba yun? Pinapaliwanag mo na pagod ako eh. Oo, hindi mo tinry explain. Oo, ganun. Palagi pa ulit-ulit po. Nung panahon ba na yun, mahalagang mahalaga sa'yo yung trabaho? Opo. Bakit? Kasi kailangan ko talaga kumita ng pera kasi nanay ko nahihirapan na po sa trabaho. So, kayo, nag-focus ka talaga sa trabaho? Opo, kasi ako na lang po yung talagang kailangan niya magtrabaho. Mga kapatid ko, maliliit pa po. Ang goal mo nung panahon na yon ay ano? Makatulong sa magulang ko, ganun lang po. Para mapaayos yung bahay namin. Mm. So, at that point, meron siyang goal, kumita. Mm. So, nag-focus. Nagkaroon ng ibang priority. Oo, yun kasi ang masakit. Pag meron ka talagang may sineset kang goal or priority, meron talagang nasa-sacrifice eh. Kahit sa school pa lang eh. Uh-huh. Diba? Pag may goal ka sa school, meron kang deadline na hinahabol, may masasacrifice ka eh. Diba? Kahit yung paborito mong pag inom na lang ng milk tea, makakalimutan mo yun yan. Dahil tutok na tutok ka sa ginagawa niyo sa eskwelahan. Kahit yung volleyball niyo dati, hindi ka na muna makakapag-volleyball, di ba? Your friends, ganun yan. Lalo, pag goal-driven ka, meron talaga masasacrifice. And sadly, ang nasacrifice mo, yung karelasyon mo. Opo. Aware ka naman na noong mga panahon na yun na isasakripisyo mo siya. Nagkukulang ka na sa kanya. Hindi ko naman po ginusto yung ganun. Sabi ko sa kanya, babawi ako, hintay mo lang. Hanggang sa ano, parang nagsasawa na rin siya sa akin na dinerecho niya na lang po ako na ano, gusto niya na po may pag-iwalay sa akin. Hindi, paano alin ba pag day off mo? Yung ba yung pwede mong bumawi sa kanya, syempre? Nagagawa po, mo ba yun? Lumalabas po kami. Ang uling kita po namin is, nag-date po kami sa ano eh, sa isang mall. Bumawi ka naman. Opo. Hindi mo na ano yun, na kumbaga na bibi na iintindihan yung sitwasyon ni Dudong that time. Ano bang ginagawa mo that time? Magtatrabaho ka rin ba? Nag-aaral? Sa bahay lang. Kasi she had all the time. She had all the time. So sa mga panahong wala siyang ginagawa, siya naiisip niya yung boyfriend niya, nami-miss niya. Eh dati, nung mga panahong wala siyang ginagawa, kasama niya lagi si Dudong eh. Di ba? Nasanay ka eh. Opo. Nasanay. So parang, ako naiintindihan ko silang dalawa. Hindi ko masisisi ha. Iba yung pangangailangan sa bahay. Diba? Kung yung kung siya naman na isang anak eh tumutok, kumarir sa love life tapos dumedma sa kanyang obligasyong makatulong sa pamilya, may masasabi pa rin naman tayo sa kanya, yes. 'Di ba? Sasabihin na, anong klaseng anak naman 'to? Inuna pa yung jowa, inuna pa yung love life, yes. 'Di ba? Yes. Ang hirap-hirap na nga natin, ang pero yung utak mo nasa love life, 'di ba? So, at that point, mas pinili niyang hindi, mas po-focus ako sa pangangailangan ng pamilya kaya magtatrabaho ako. Opo. Si
ano din naman, si Bibi, hindi mo rin maialis sa kanya na maghanap ng isang sitwasyon kung saan mas nagsaspark ng joy. Di ba, parang naiintindihan mo naman siguro siya, di ba? Hindi mo naman siya sinisisi o kuno-question bakit mas pinapriority ang trabaho kaysa sa'yo, di ba? Hindi naman po. No, so kung yun yung dahilan niya, ibinigay mo din naman. Pero hindi mo rin inaalis sa sarili mo yung karapatan mo na hindi ako masaya na eh. Hindi kita masisisay pero hindi ako masaya na. Di ba? Parang pwede naman ako maghintay kung kailan kababawi. Pero hindi natin alam kung gano'ng kalungkot para sa kanya yun. At dahil siguro maklaro sa kanya kung anong deserve niya, hindi eh. Deserve kong maging mas masaya. Deserve kong makahanap ng tao na makakasama, na mabibigyan ako ng panahon. Kaya ibinigay niya yun sa kanyang sarili. Di ba? Yes po. Pareho namang valid. Di ba? Di siya happy, nakipaghiwalay siya. Oo. May goal siya. Tinutukan niya yung goal. Na-sacrifice niya lang si girl.